welcome back to my YouTube channel. And for today's topic is about paano natin malalaman kung talagang isang business ay registered sa ang mga government agency na talagang legit silang business. By the way, marami kasi akong nai-encounter, especially online, na binabalandran nila yung DTI registration nila and yet hindi sila registered sa LGU and sa BIR. So, hindi pa rin po yun masabi na legit yung business mo or talagang may negosyo ka na rehistrado. So, para malaman natin kung talagang registered yung business mo, dapat registered ka sa mga government agencies na babanggitin ko. So, number one, kung sole proprietorship, dapat sa DTI ka naka-register or magparehistro ka sa DTI. And ibig sabihin ng sole proprietorship, ibig sabihin sa'yo nakapangalan, ikaw lang, isa lang yung may-ari. So, dapat yan, sa DTI ka pupunta or sa DTI ka magpaparegister. Kung gusto mo naman, kung dalawa kayo, partnership yan, pero sa SEC na rin doon i-register. And also yung corporation. So, kung OPC, partnership, and then corporation, sa SEC na rin to i-register. So, let's say nakaregister ka na dyan, masasabi ba na legit ka na na business owner or meron ka ng registered na talaga yung business mo? Well, for me, hindi pa. Or talagang in reality, hindi pa talaga. Kasi you need to have a registration from BIR and also LGU para magkaroon ka ng mayor's permit para masabing registered na yung business mo. So, sa tatlong yan, masasabi na natin na okay, registered ka na. However, nare-require na din pala ng SSS, ng Pag-Ibig, and then PILOT na dapat registered tayo dyan. So, usually, with our experience ngayon, after 3 months or 6 months, from the registration sa munisipyo and then sa BIR, napapadala ng mga letter yung clients namin na sinasabing nakita namin sa record na registered ka kay BIR and kay munisipyo tapos hindi ka registered sa amin. So, kailangan magpa-register. So, ngayon, paano kung wala ka namang halimbawa na empleyado? Kasi, yes, meron pa rin mga negosyo ngayon na sila-sila lang din muna or yung owner muna yung gumagawa at wala pang empleyado. There are ways po dyan. You can message us, message my team, our website na ilalagay ko po sa description box para alam nyo kung saan kayo magtatanong or kung mayroon kayong mga questions or inquiry. Kasi masyado siyang mahaba para po i-explain ko dito. Again, ulitin ko, dapat po ito yung mga government agencies na registered ka. DTI, kung sole proprietorship, SEC, kung partnership, OPC, or corporation, BIR, LGU for the mayor's permit, SSS, Pag-Ibig, and then PhilHealth. So, other secondary license, like halimbawa kung construction ka, you have, pwede kang magparegister sa PCAB. Ibang case naman po yun. Depende na yun sa nature of business or sa business na papasukin natin. Kung mayroon ba mga secondary licenses na kailangan natin i-apply. So, that's all for today's video and thank you so much for watching. And please, please, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos na ina-upload ko tulad nito. Thank you!